Sinusulo ngayon ng ilang mambabatas ang pagpapaigding sa mga programa para sa mga kooperatiba sa bansa na tumutulong sa Food Security at Sustainable Agriculture. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu para sa detalye. Malalaki at malulusog, ito ang mga pananim na lettuce at spring onions sa Barangay Sudlon 1 sa Cebu City. Iilan lang ito sa mga pananim na direktang isinusupply sa isa sa pinakamalaking food chain sa bansa na may sariling group of companies ng kilalang restaurants. Malaking tulong ito para sa mga magsasaka gaya ni Catalino. Kaya nga nakakasigun kami, nakakabili kami ng mga asset. Ayan. Gaya ng ano, sir? Example? Mayroon na kaming bahay. Yan. Nakasabili kami ng kahit pangit sasakyan konti. Ayan, ganun. Mayroon na kaming motor. Yan. Nakaka-achieve kami ng kung anong gusto namin. At nakakapagpaaral din po kayo? Yes po. Nakapagpaaral din kami sa mga anak namin. At saka hindi na po nagugutom. Kabilang si Catalino sa mga magsasaka na miyembro ng Lamak Multipurpose Cooperative. Nakatutok ito hindi lang sa paano kikita ang mga magsasaka, kundi sa pagpapalago ng iba pang aspeto sa buhay, gaya ng farming education at financial literacy. Sila po ay bahagi sa aming pag-unlad, lalong-lalo na po sa ating mga magsasaka at mga magsasaka naniniwala na hindi sila nag-iisa sa kanila mga adikain na pwede pala sila matulungan, hindi lang po sa government but there are some other private entities po. At through the cooperative, we can be sure that there is really an economic boom for the agriculture in the country. Gusto ko yung bigyan mas ng diin, no, yung importansya ng partnership para sa amin sa Jollibee Group Foundation. Hindi namin magagawa lahat ng ito without our local partners. Kasi sila yung mga nakakaunawa sa lokal na konteksto ng ating mga magsasaka. So, from 2013 up to present, I think the partnership with Lamak and Jollibee Group Foundation has evolved tremendously. No? Hindi lang sa bilang ng mga farmers na natulungan, kundi I think doon sa pagkakaroon ng mas magandang antas ng buhay, no, ng mga magsasaka na aming tinutulungan. Kamakailan lang nanawagan si Senador Aimee Marcos na isulong ang mga programang mas makatutulong sa mga cooperatives sa bansa. We're in the throes of trying to amend our co-op code so that it's more responsive and more helpful to our co-ops. There are outstanding co-ops here in Region 7 in Cebu, and we need to help them become more resilient and more flexible in times of crisis. So we have to make certain that they have the freedom and the flexibility to truly assist their members. Sa ngayon, nasa mahigit 100,000 miyembro na ng mga magsasaka ang Lamak Multipurpose Cooperative sa Cebu at Mindanao. Makakatulong ito sa food security at pagpapalago ng sustainable agriculture. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.